how I will scribble the title of my sermon this morning, because this sounds like a mimic of some song titles, or I don't know, like a comic strip or what, but the Lord impressed my heart. No, I placed that inside of you. So today, ladies and gentlemen, I would like to preach a sermon which I would like to entitle as Action. Say the word actions. And then, not just actions, would like to balance them with words. I would like to pound today in the pulpit about how important are our actions we are showing to our brothers and sisters, and even to the world, to unbelievers. Moments you smile, I tell you, when we smile, it's like we are lighting 10 suns in the earth. Is it hello? Diba, pag tayo po makakita ng isa pong tao, down na down tayo, tapos nakasmile sa atin, hindi pa nga yun nakasalita eh. Tapos nalapit sa atin, much pang magsalita na yun. Now, I tell you, you're going to be encouraged. Tayo po ay mayroong wonderful and a good Sunday this morning. The Word of God is very rich. But with that, without any much ado, I'd like us to all stand, ladies and gentlemen, for the reading of the Word. Let's honor the Word of God by standing. Okay. Brothers and sisters, I would like us to open our Bibles, please, to the book of Exodus 18-21. Praise God. My all-through-the-year Bible reading is really getting me on, affecting me very much. And that's why I'm now in Exodus. Praise God. Okay, there we go. Maybe we can share Bibles together. Or, brothers and sisters, you may just check this on here. Okay, are you ready? I'd like us to read this simultaneously. Here we go. Now when all the people saw the thunder and the flashes of lightning, and the sound of the trumpet and the mountain smoking, the people were afraid and trembled. And they stood far off and said to Moses, "You speak to us and we will listen, but we do not let God speak to us, lest we die." Moses said to the people, "Do not fear, for God has come to test you, that the fear of him may be before you, that you may not sin." The people stood afar off while Moses drew near to the thick darkness where God was. Wow. God bless the reading of his word. I'm quite good in seeing things in a panoramic way. When I read, or when I hear, or when you speak or to talk to me, same as this. When Moses was standing there up, and the earth was shaking, and there was fire all over, and God talking like thunder peals. Sino pong matatakot dito sa pulong? Ganun po kalakas ang boses ng Panginoon pag siya po'y nagsasalita at ating marinig ganyang boses audibly. Okay, I would like to explain this way a little further, but for now, I'm inviting us, ikukunin muna natin ating mga sarili sa presensya ng Panginoon. Kaya po'y manalangin ako, iukunin natin ating mga ulo. Kaya po'y po, marami pong paraan kung saan ang Diyos po ay pwedeng mamungusap sa buhay po natin, sa isa't isang mga buhay po natin. At saka, marami po din kaparaanan kung saan pwede tayo niyang maturuan sa mga isa't isang direksyon ng ating buhay. God has thousands of ways and how can He get your and my attention? That He can give us personal, individual instructions whereby we can follow and see a focus for His divine direction. I tell you, ladies and gentlemen, we cannot survive a day without the direction of God. Everybody says amen. Amen. Palakpakan na natin si Lord. Now, nalalaman ko mga kapatid, much nung nakita ko itong versikulong ito, alam po ninyo, isa po sa mga paborito talagang form ng Panginoon, pamamaraan ng Panginoon, kung saan tayo niya maturuan, kung saan siya pwedeng mangusap sa atin is
yung gagamitin niya yung mga bagay na na-experience natin na hindi po common. Ibig sabihin yung mga unusual. Ibig sabihin yung mga pukuntangin. Kasi kung common, ibig sabihin alam na natin. Predictable. Everybody says predictable. Predictable. Di ba? Pag predictable, boring. Kaya na, dinadala tayo ng Panginoon sa mga hindi tayo sanay na mga sitwasyon or uncommon experiences. Because through them, we really learn a lot. I'd like to give you an example. Pagbibigyan tayo ng isang bagay, much yung mahalagang bagay, yung expensive na bagay, kasi lahat galing po sa Panginoon, ano po, amen? We enjoy it. Tapos later, we get to be acquainted with it, and everything seems to be ordinary already. Diba, kung bibigyan tayo, for example, ni Lord ng iPhone 6, primero, masaya-masaya tayo yan. Yeah, yeah! Kahit po yung housefly at saka mosquito accidentally nakadapo po sa ano sa iPhone 6 mo. Ay talaga, kung walang tubig sa saliba mo. Kailangan malinis na malinis. Wala pong ibang makahawak kung hindi ikaw lang. Eh, yung ano mo, yung damit mo, yung sapatos mo, kahit saan-saan mo na nilalagay. Pero yung bagong iPhone 6, talagang nilalagay mo sa pinaka-espesyal na lugar. I guarantee you, for the first, the second siguro, pangatlong buwan. Kasi para sa iyo, mahal yun, special yun. Hello? Darating ang panahon ngayon na after 3 months, kahit na yung iPhone 6 seem to be common, seem to be ordinary already to you. Diba? So, nakakalimutan na natin yung tawag nito, yung pagdadapuan ng bugs. Tawag nito, tinatrapuhan, panatutulog, kailangan ilalagay po sa very special place. Ngayon, pagdating sa bahay, pag nanahulog, okay lang. Anyway, bilang ako ni Daddy ng bago. So, ano ginagawa ng Panginoon ngayon? The Lord would allow it to be broken. Maybe the Lord would allow it for a snatcher to steal it. Maybe the Lord would allow you for some time, 2 months, na walang cellphone, and then matimis yung sayang, bakit ko tawag ito, hindi sa Bisaya, pag iampingan, ganun ba ako iampingan ang ako ang iPhone 6? Why did I keep it? Why didn't love it? As they say, sometimes you only realize the real value of a such valuable thing when they are gone already, when they are lost. Hello, amen? Palakpakan na natin si Lord. Here we go. Are you still there, amen? Listen, due to the unique situation, I would like us to focus to this one for an uncommon experience of the nation of Israel. Due to the unique situation of Israel, when they were in the wilderness at that moment, Moses had, at the same time these two, I'd like us to say the word act. Hindi ko yung marinig, lahat ko tayo sabihin na God, act. And spoke. Everybody say spoke. Spoke. That the people of God could understand his direction. Si Moses kasi, talking about hindi sanay, si Moses po, hindi po sanay na palagi nagsasalita. Si Moses po, hindi sanay na palaging pinapakita niya kung ano kanyang nararamdaman. Ilan sa atin, pareho ganun kay Moses. Yung pag tayo po'y umuupo, hanggang tumatayo, hindi abot po ng 10 beses na tayo po'y nagsalita. Kung kukwentahin po, hindi po umabot ng 20 na palabra ang lumabas sa ating mga bibig. I mean, ganun ka ba? Si Moses ganun eh. Naalala niyo yung tinawag siya ng Panginoon? Doon siya sa, ano, sa Mount Horeb. He was, you know, walking together
behind him, his ship, siya po'y may tungkod. Suddenly, he saw in the horizon, meron isang klaseng grass, isang klaseng halaman, ang tawag nun bush, was starting to bleed and on fire. Umaapoy. Kamangha-mangha sapagkat may apoy na nga yung halaman, pero hindi yung nasusunog ang halaman. Sabi niya, ano kaya yun? Nang siya po'y lumapit, we know the story, make the long story short, now the bush started to talk. And he learned that he was God. Ang challenge ng Panginoon kay Moses, I want you to go and tell my people that I am going to bring them out from Egypt and bring them into the promised land. Ang reklamo ngayon ni Moses, Panginoon, hindi ako marunong magsalita. Kasi meron pong syndrome na nag-develop kay Moses. When you know, when he ran after from Egypt because he was able to murder a man. You know the story. This is in the Old Testament. When he was in the desert for 40 years, something changed in him. Na kahit na yung communication yun po ay nawala sa kanya. Now listen to me, hindi po maganda, hindi po to bintaha para sa iyo, kahit kanino, huwag natin mabuti na 40 years tayong walang kausap. Amen. 40 years tayo, nagkaharap po natin, si Moses, ang kanyang kaharap po, mga tupa. Ang kaharap po ni Moses, yung kanyang mga inalagaang mga kambing. At saka yung mga hayop ng kanyang father-in-law na si Jethro. Now because of that, something in regression happened to his brain. That he lost his good speech. Hello? Amen? Pag magmumupok tayo sa ating mga isa't isang bahay, hindi tayo lalabas. Hindi tayo humahabilo ng iba. Isa po sa mawawala po sa atin is yung confidence. Hello? Amen? Have you tried it? Just stay in the house. Do not talk to people. Do not have time to exchange with each other. Ang kaharap mo palagi TV. Ang kaharap mo palagi yung halaman mo. Kaharap mo palagi is yung mga manok. Yung pinapakain mo natin. O sa amin, turkey. O yung mga alagang baboy. Tapos hindi ka kakausap ng, I guarantee you, pagharap mo, following week, following month, following 6 months, pagharap mo sa tao, mapapaguhan ka talaga, hindi ka sanay. Mawawala yung ano mo, yung touch. Are you still there? Hello? Amen? Now, I'm just looking for a week. I'm just looking for a couple of months or 6 months. Moses did 4 years. Nawala yung kay Moses. Yung the ability to speak. And much si Moses po, isa din sa nawawala sa kanya, hindi lang yung speech. Pati na po ang action. Say one action. Action. Mahiyain ang tao si Moses. Pag sabi ng Panginoon sa kanya, ipapadala kita sa nation of Israel to your people. And I want you to tell them that I will deliver them from the bondage of Egypt and bring them into a land that flows with milk and honey. The problem number two, Moses said, Lord, beside of he didn't know how to speak. He said, I don't know how to communicate to the people. Now listen to me, brothers and sisters. Communication are more than just words. Hello? Fact, even people, even mute individuals, they still know how to communicate even without speaking. By actions. Oh, yun? Paano yun? I heart you. Palapakan na natin si Lord. Punta muna tayo dun sa... Okay. I would like to give you the little preview of this. Kasi I'm talking about Moses. May tawa pa ba dyan? Amen? Amen. Isang araw po, sabi ng Panginoon, bumaba kasi ang presensya ni Lord sa Mount Sinai. I wish no, balang araw, aabot tayo dyan. Na lugar na dyan. Aabot tayo dyan at saka magkaroon tayo ng pilgrimage. Amen?
Ang labutan natin hanggang ano lang? Hanggang pulong bato lang. Balang araw, aabot tayo sa Israel. Amen. Amen. Now we can walk to where Jesus walked, Moses walked. Ito po yung Mount Sinai, bukit. At ang Diyos po, ang presensya, ang literal na presensya ng Panginoon, bumaba po sa langit. At ito po'y tumuntong doon sa ibabaw ng bukit ng Sinai. You just imagine how the Almighty and the powerful God literally descended and touched, you know, a ground of dirt, a ground of sand. I mean, the planet. That is why, nung bumaba ang presensya ng Panginoon, ang buong bukit ng Sinai, ito po'y nag-aapoy. Hello? Huwag natin kalimutan, mga kapatid, ang ating Diyos po ay sadyang makapangyarihan. Amen? God is so powerful. Hello? Amen? That God is like a consuming fire. That is why, nung bumaba siya, literally, ang entire Mount Sinai was ablazing in the fire. And there was not just the fire. Linding doon po ang buong lugar kung saan nandoon ang mga Israeli. Nandoon yung mga Hudyo. May tao pa ba dyan? Amen. Lahat po sila ay takot. May tao pa dyan? Amen. Pangatlo pong manifestation nung ang Panginoon ay bumaba sa bukit, ay naririnig nila po ang boses ng Diyos. Na sing lakas ng ano ng kulog, sing lakas po ng thunderbolt. They hear the voice of God, the mighty voice of God as equivalent to a thunder. And everyone, you just imagine these three descriptions, the fire, consuming fire that was leaping, you know, the whole of the mountain, the earthquake been extending not just for 3 seconds or 4 seconds, but it been extending for 2 days and 3 days, for a week, you know, for 2 weeks. And the people were scared now. They were so much afraid even to eat. That the Lord told Moses, these people cannot stand to see my glory. These people cannot stand to hear my voice. Hello, amen. Nakuha ninyo? Sabi ng Diyos, na-realize ng Panginoon, itong mga taong to, 2 million, hindi nila kaya na makita yung kabanalan ko. Itong mga taong to, hindi nila kaya na marinig ang kaluwalhatian ng boses ko, ang gloria ko. Kaya sabi ng Panginoon, Moses, I'm going to send you down. Si Moses pala nandun sa Sinai, sa taas. Sabi ng Panginoon, ipapadala kita uli doon sa mga tao. Kasi takot ang mga tao na makinig, marinig yung boses ko. Now, you are going to become my voice to these people. Takot ang mga tao na makita ako. I will transfer my glory to you. You go down to the people and through you they can see my glory. Takot ang mga tao na makipag-usap sa akin. You go down and talk to these people. Takot ang mga tao na makita na may pamalas ko sa kanila ang aking pag-ibig. May pamalas ko sa kanila ang aking pag-aruga sa kanila. Moses, pupunta ka ngayon. Bababa ka galing sa aking presensya dito sa bukid ng Sinai, dito sa tuktok ng bundok. Bababa ka, kausapin mo at ipakita mo sa aking mga sa aking mga tauhan, ganun ba yun? You show to the people that I so dearly love them. Are we still there? Amen? Balabangan doon natin ang Diyos. Ito ang problema ngayon. Sabi ni God, I wanted you to speak. I wanted you to act. Si Moses ngayon, gaya na sinabi ko, he was finding now a little problem, a little crisis, because he was to act, he was to speak, in which he wasn't used to do it. Hindi siya marunong magsalita. Hindi siya marunong magpapamalas. Hindi siya marunong sumunggaw.
Kasi meron siyang personality problem. But ladies and gentlemen, listen to me. He had the choice, but he had to do it. But later he was finding and he was realizing that he wasn't hard after all to do them, to perform them, to show them, to manifest them. Because he was not to do them only with his human strength, only with his carnal human abilities, but he was to do it under the power of God. Amen? Palakpakan na natin si Lord. Kaya nga, kahit po mahirap sa kanyang pag-iisip gawin, nung kanyang sinubukan po mga kapatid, he realized kayang-kaya pala niya gawin at malampasan anuman ang expectation ng Diyos na in-expect sa kanya. Sapagkat siya po ay ngayon lumalakad na hindi po sa kanyang sariling kalakasan kung hindi sa kapangyarihan ng Panginoon. Kaya nga po, hindi lang on that moment nakapagsalita si Moses at nakapagmala si Moses, kung hindi po siya po'y nakasulat ng 5 libro. Yung pong binabasa po natin mula po sa Genesis hanggang si Deuteronomy, si Moses po ang siyang sumulat noon, mga kapatid. Saka yung mga taong minahal at mahal na mahal nila si Moses dahil po na ipakita ni Moses. May tao pa ba dyan? Amen? Now this is the real message. The time for Moses and the time for Israel, what we read, were already done. However, their example was written for us to follow. Mga kapatid, ilan ba sa atin dito na dahil po sa upbringing po natin, dahil po sa history natin, dahil po sa past po natin, everybody has his story, everybody has his past. Amen? Kausapin mo na yung kabila mo, tell that person, you also have a story, you also have your own past. Come on. Talagpakan na natin si Lord. Dahil po sa ating mga sariling personal na storya at mga nararanasan sa past. Ayun. Kaya nga hindi tayo sanay makipag-usap. Ayung sanay tayo makinig. Hello. Much hindi tayo sanay na maipamalas ang yung nararamdaman po natin at saka nararamdaman ng Diyos sa iba. Kasi hindi tayo sanay. Ibigyan ko lang isang example. Dapat po mga kapatid, bawat panahon magkita po tayo at lumalabas po sa ating mga bibigyan ito. Unang salita po, when you are asked how are you would say, I am good by the grace of God. Praise the Lord. Ang tanong nun, sanay ka bang magsagot pag kinukumusta ka, ako'y okay lang po sa awa ng Diyos. Pwede yung sa awa ng Diyos. Pero lulugtungan pa, praise the Lord. Hindi ako sanay nun, Pastor. Tumatayo yung balhibo ko. Hello? At saka, ayun, bawat panahon dapat sana tayo magkita kahit saan man, hindi lang dito sa simbahan, kahit saan man, dapat po at least 2 to 3 minutes pag tayo po we are on a hurry, we can spend time to talk. And when we talk, we stare at the eyes of the person. Hindi tayo sanay niyan. Pastor, hindi ako sanay nga makipagsalita makipag-usap. Ako po'y in-encourage mo na pag makipag-usap sa isang brother, isang sister, titingin sa mata, ako'y nahihiya niyan talaga, Pastor. Tapos pag-aalis tayo, Brad, I love you with the love of the Lord. Sister, I love you with the love of the Lord. Hindi talaga ako sanay niyan. May panahon nga, yung sa inner healing, sinasabihan tayong mga anak. Umuwi tayo, sabihan po natin ang ating mga parents, Papa, I love you, Pastor, hindi ko talaga kaya yan. Kaya hindi kami sanay sa bahay na nagsasabi ng I love you. Tayo mga parents, sabihan natin, i-hug po natin ang ating mga anak. Sabihan po natin sila na they are so much important, sila po'y ating kayamanan dito sa balat na lupa. Pastor, hindi ako sanay niyan na isabi sa aking mga anak. Sanay po akong, I'm used to scold my children. I'm used to, paano din? Paano yung Tagalog? Sanay akong
nagbibigay ng sermon sa kanila. Pero sabihan sila na sila yung ano, sila yung kayamanan ko at ihag at ikis ko sila. Pastor, tumatay ito yung malihibo ko. Alam mo, Pastor, sa akin kasi, I act more than saying them. Di ba? Sinasabi natin, meron tayong ano eh, meron tayong prinsipyo. Ang tawag nun, action speaks. Well, action speak louder than word. I tell you, ladies and gentlemen, ang gusto ng Panginoon, hindi lang words, but you will have to mix them with actions. Or, not just only actions, but you will have at the same time to mix them with words. Kaya nga, actions, everybody say action. Actions. Words. Palakpakan doon natin si Lord. Come on. Diba? Pastor, hindi ako sanay pag nasa simbahan na nagbibeso-beso. Pastor, hindi ako sanay na ano yung pakikipag ano yung kipag sunggaban sa mga kapatiran. Ganito lang talaga ako, Pastor. Lahat tayo ganun eh. Gaya ni Moses, kaya nga minsan binibigyan tayo ng mga sitwasyon ng Panginoon na hindi tayo uncommon. I mean, situation that will come along our way that later we can realize that we need one to each other. Hello, amen? Palakpakan doon natin si God. I would like to speak very important points right this very moment. Here we go. God would like us to be reminded right this very moment that communication is very, very, very important. Sabihan ko doon na, basahin doon natin ito. Lahat ko tayo. Okay, the counts of three. 1, 2, 3. Come on. Let's not forget communication is very important. Sa bahay mo yun, importante. Sa mga magkaibigan, importante yun. Kaya ako'y nagsusugod na sa'yo. Ang tagal mo na hindi nag-text sa akin. Kala mo, ilang buwan na hindi nag-text kasi best of friends. 3 oras na hindi ka nag-text sa akin. Kasi tawag nun, communication, amen. Eh dito sa church, ganun din tayo. Kailangan natin ng communication. Communication, kapatid, dalawa. Kailangan po natin ng action. Kailangan may pamalas po natin. Ano yung nararamdaman natin? May pamalas po natin ang pagmamahal ng Diyos sa kapwa, sa isa't isa. At kailangan po, mailabas po natin yan sa bibig. Kailangan po marinig. Hello, amen? Amen. Kaya nga po, talking about our small group, communication is the very essence why we are reestablishing the small group in our church. Because each one of us needs to have closer people. Say the word closer people. Closer people. Whom we can meet in the church regularly, whom we could communicate. I tell you, when you go outside, labas sa simbahan, you may find friends. But those friends may destroy you. Those friends may gossip you. Those friends may slander you. Why? Your brother's keeper. Hello, may tawa ka ba dyan? Kaya nga po sa simbahan, ladies and gentlemen, we always do encourage, we always do pound that it is sin, it's not just wrong. It is sin to gossip. Amen. It is sin to slander. Amen. But I tell you, ladies and gentlemen, it is divine and it is God every time we protect one another. Amen? Amen. Palakpakan doon natin si Lord. Kaya nga importante, tatanungin kita, meron ka ba kahit isa man lang o dalawa, eh mas maganda kung marami. Kahit isa man lang, meron ka ba dito sa simbahan kahit isa man lang na close? Yes, of course, Pastor, you are. I feel privileged of it. Amen. Kahit isa man lang. Uh,
Pagsanay tayo dahil po sa lahat ng mga naranasan nating pait at pasakit sa buhay. Sanay po tayo na tayo po ay sarado. Yung tinatago po natin yung emotion po natin. Tinatago po natin yung tunay na ano natin, yung tunay na ikaw. Kasi minsan ang pinapalabas po natin is yung tawag nito yung type B man tawag mo, yung form B pala. Hindi yung ikaw, kung hindi ang pinapalabas mo yung ano, yung form B mo. Hello, are you there? Amen? Dahil po sa ating mga pasakit at saka mga tawag nito wrong things na nadaanan po in the past, I tell you ladies and gentlemen, it's time now, if we are like that, it's time now not to be afraid, not to be scared, to start to open up ourselves. After all, here in this church, nobody is perfect. Amen? Amen. After all, not just in this church, but in the entire planet, everyone has his own personal story and personal past. Palakpakan doon natin si God. Ganito yun. Communication is sometimes only listening. Gaya ngayon, habang nagpipreach ako, is this not a communication? Amen? It's just me talking. You are listening. Hello, amen? You just imagine if during the sermon, as pastor preaches here, you as well will be talking there, and everybody preaches. Hello? So may mga panahon, but by the way, kung tayo ba sa isang isa, kasi pag mag-develop tayo ng relationship, may mga panahon pag yung isa nga ni nagsasalita, huwag kang mababatin, at saka, ano ka din, magsasalita, yung dalawa nagsasalita. There are some times where communication is worth as just you to listen. Hello? Amen. And there are sometimes the one talking can even be talking without sense. Somehow, in the name of love, in the name of communication, you are helpless but to do none, rather just to sit and smile, remain your voice, and continue to listen. Are you there? Amen? Or else, communication will also be only speaking. Pag may isa pong kapatid na nakikita mo na mali talaga yung ano ni nilalatas niyang ano daan, alam mo na yung katapusan nito ay kanyang destruction. Hindi natin dapat yung kakayanin na makikita tayo, makikita natin ang isang kapatid na dahan-dahan po siyang ano, nahuhulog po sa bangin. For example, may isa pong kaibigan natin o kapatiran sa simbahan na i-involve po sa drugs. God forbid na may ganun po sa simbahan. Amen? Amen. Pag makita mo siya na ganun, ang kanyang buhay ganun eh, kailangan lapitan mo, kausapin mo. Brad, yung ginagawa mo mali eh. Wala kang mapapala dyan. Binibenta mo na nga yung ano, electric fan ninyo eh. Wala kang mapapala dyan. Eh yung kapatid, makano yun sa'yo, mag-repat yun sa'yo, maging defensive. Then at this time, communication to him will be you the one to speak and speak and speak until he will be matauhan siya. Are you still there? Amen? Whether you listen or you only speak, let me remind you, we are doing it by the grace and the power of the living God. Amen? Amen. Palakpakan doon natin si Lord. Or else, communication is, or communication most of the time, are the both of them. The talking and the speaking. That is why, ladies and gentlemen, let me remind you right this very moment, right this very time, that communication is very important. Amen? I would like to encourage to those who
who now assigned or who were already assigned for a small group, attend your own group. I cannot be there all the time. But you know what? The Holy Spirit are with you all of the time. Establish and develop your relationship. Why? Because maybe now you won't have your crisis, but one day shall come. One day shall come when you will have the crisis. You will realize that your own group, your own small group is really that very important. It's really that very, very crucial. Brother Bongbong is not around because he has his work. Kilala na natin si Brother Bongbong, yung husband po ni Sister Carmen. Last year po, alam po natin, si Sister Carmen po'y kinuha ng Panginoon dahil po nagkasakit po ng cancer. Ito po yung, ito yung mga realities ng buhay po natin. Amen! Hindi po lahat ng panahon na tayo po'y malakas. Hello! Amen. Brothers and sisters, realize you are not Superman. Hello! Amen. Lahat po tayo, may mga kahinaan tayo, darating yun. Nung kinuha ng Panginoon si Sister Carmen, it was like the earth fell down. The whole of the earth fell down on Brother Bongbong. I know yung process of recovery, process of yung ano niya, yung healing wasn't very easy, wasn't easy. Nagkataon po na kami ni Sister Delia, yung pamilya namin, ay nasa ano lang, yung pader lang po ang pagitan at saka pagdudungo kami doon ng kanyang bahay. Hindi man talaga araw-araw, pero makikita namin, but Brother Bong, good morning, kumusta po kayo? Si Sister Delia, magaling magluto, ano po? Kaya nga po'y tumataba ko eh. Binibigyan si Delia minsan. Kinakausap namin, pinagpipray namin at hindi lang kami, tayong lahat. At nung nasa panahon sila sa kanilang ano, kahirapan at sa kanilang crisis, nandun tayo, tinutulungan. Hindi lang kami kapatid, tayo! Amen! Naalala mo yun, Franz, bago ka pa sa PhilHealth? Kahit po sa tao nito, yung gabing-gabi na talaga, nauwi, ihatid ka ni Kuya Ayan, thank God, ay pupunta tayo. At Ishay, naalala niyo, pumunta kayo ni Tams. I know you were that very busy. I believe that something touched the heart of Brother Bongbong. Si Brother Bongbong, hindi yun gusto mag-born again nun. Pero dahil mga kapatid, na ipakita po natin, una, isang word, actions. Actions. So, alam kong Tagalog nun, na ipamalas po natin. And then words, say the word, words. Words. At na ipakita po natin ang pag-ibig natin, pag-ibig ng Diyos. Kaya po, walang imposible sa kapangyarihan ng Panginoon. He is now with us. Amen. I can go on relating to you story after story after story to how important is communication. Amen? Amen. Masalamat ka tayo mga kapatid, tayo po'y may mga kamay. Amen? Amen. Masalamat ka tayo mga kapatid, tayo po'y marunong magsalita. Meron tayong dila na makapagsalita. Paano nga yung mga walang kamay? Kita niyo yung ano, yung Australian na preacher. Walang pa, walang kamay, pero he has his way to communicate. Eh yung mga pipi, may mga girlfriend na boyfriend na sila po yung nagsa-sign language, may pakita man lang, may pamalas man lang kanilang pag-ibig sa isa't isa. Thank God, at the advent of technology, kahit pipi at bingi mga kapatid, sila po yung pwede makapag-text ngayon. Amen. Say the word communication. Para natin si God. Another important action which is very important beside of the shaking of hands. Sabihin ko na natin, beside of the shaking of hands. Come on. Beside of the shaking of hands is the patting of somebody's back or a warm embrace. Say the word, pat on the back. Recently, ang grades po namin sa criminal procedure, nai-release na po, talagang takot na takot kami.
Eh yung ano sa first semester, ito yung pinakamahirap na subject po namin. Thank God, ako po yung nakapasa. 2.25 yung grado ko. Kahit pa paano, 2.25. Meron kami dalawang kaklase na talaga nabagsak. Eh yung isa, seatmate ko, police. Si edad ko din. Wala man siya that time nung release ang grade. Talagang nag-text sa akin, sabi niya, bro, kumusta yung klase natin? Talagang gusto niya nalalabas sa akin na siya bagsak. Hindi ko sinabi sa kanya, sabi ko, bro, nag-ano tayo, meron tayong ano, assignment, ganito yung ano. Pagkita namin, bro, bagsak daw ko, ha? Alam ko na bagsak siya, pero hindi ko pinagpakita na ako po'y nasasaktan, ako po'y yung hindi ako nag-re-react na, eh, bagsak ka talaga. But you know what I did? I embraced him. Police to. Police. Nasa traffic. Ay, hindi pala investigator ng traffic. Kung magka-problema pala tayo, nasa Station 11, traffic problem. Best friend ko po, kaklase ko po. Pangalan ko niya, si SPO1, Romel Sonieda. I just embraced him and pat his back. Bro, come on. Eh, I must presume na dito sa simbahan, tayo mga kalalakihan, pag tayo po nag-embrace, hindi tayo nag-take advantage sa mga kasistiran natin, mga kaibigan sa simbahan, amen? Biro mo, si Margie, nandun na sa Manila ngayon, ano? Miss Ambuang ngayon, 2013. Ay, Miss Ambuang, kami maka-embrace na ko ngayon. Eh, hindi naman nangyari yun. Talagang sincero tayo, amen? Amen. Hello? Okay. And when you talk to one another, ito yung sinasabi ko, smile and stare to the eyes. Pag tayo po'y nakikipag-usap sa isa't isa, ito po'y etiketa. Hello? Pag tayo po'y nakikipag-usap sa isa't isa, kailangan tumingin tayo sa mata. Amen? Pastor, hindi kasi ako sanay niyan. Gaya na ni Moses eh. And you know what? When you talk, you smile. You don't have to show your teeth all the time. Smile by just relaxing your face. I mean, throwing off your tension and just smile. Just smile. Say the word smile. Smile. Okay. I'm almost done. Here we go. And remember, you alone cannot make it. You need other sincere, loving, and committed brothers and sisters in Christ. Dito po sa balat ng lupa, mga kapatid, dito po sa mundo, I am persuading you, I'm telling you this with all of my heart, hindi natin kaya lahat. Mag-isa. We need other people to help us every step of the way. Amen? Hello? Naalala ko yun, yung sasakyan ba? Hindi ko pala madala ngayon kasi siguro yung spark plug ko. Isang araw, doon pa ako sa Southern, umulan yun. Eh, naiwan ko sa labas. Paglabas ko, eh yung dati kong ano, college, bumabaha doon. At saka yung baha hanggang dito. Eh, hindi mo tayong sasakyan. Naalala ko talaga yun. Na I need to push the car in the middle of the rain and in the middle of, the rains and the flood. May isa pong old man na tumulong sa akin. But the old man could only help me push my car only to that level, a little distance. And I was stuck all by myself there. And you know what? Whom I call? Were members in the church. Tumawag ko kay Ian. Ulan yun, ha? Sila po'y nagpi-prayer. Dito po si JR. Dito po si Franz. Si RJ siguro. Si Lance at the time. Itong mga batang to, nagdala sila ng dalawang motor. In the middle of the rain. In the middle of the flood. Sila po'y nag-rescue sa akin. At mga kapatid, nag-i-enjoy kami sa ulan. At ladies and gentlemen, nag-i-enjoy kami na kami po'y nagtulak
inulap po nila yung sasakyan. And because of that, ang akala ko po, every Sunday, ako po yung preacher at ako po nag-i-encourage, I can do it alone. Na-realize ko pala na hindi. Kailangan ko din pala kayo. And vice versa, we shall be needing one to each other. Amen? Kaya mga kabataan, kahit gaano kayo katalino, darating ang panahon, mag-detake kayo ng board exam. Iti-text ninyo si Kuya Ray J or si Kuya Lance, Kuya Franz, Kuya Ayan. Pwede ba mag-pray kayo at saka, you know, na I can pass the board exam? Si Mickey Boy, masaya-masaya talaga. And we are proud of one of the sons in Acts. Kasi ang pinaka-isa sa mga pinakamahirap na profesyon sa Republic ay yung accountancy. Na ipapasa mo yung accountancy board. Si Mickey Boy made it. Pinag-pray natin. By the way, today is the examination for the nursing board. May dalawa tayong mga kabataan at debate ngayon. Anak ni Kuya June, si Marian, at saka si JC. Last Sunday, pinag-pray po natin. Hello! Amen! Amen! Palakpakan na natin si